Umaga po, magandang tanghali at magandang gabi sa inyo lahat, aking mga kababayan. Ito naman po ang Nicopil News TV Live. At ngayon, nandito tayo sa ating himpilan po ang studio ng Nicopil News TV Live. Ay, again, papakilala po ulit ako. Ito si Nicopil News TV Chairman R.O.N. Nadalhin po kayo dito sa aking law office pang magkwento-kwento po tayo ng mga bagay na makakatulong sa ating mga kababayan. Dahil sa paghirap po ngayon, kailangan po natin magsikap, maging masikap, masipag. Kasi yung kasipagan, yan po ang isang susi para ang isang tao ay umasenso. At ang itong itinuturo ni Nicopil News TV Chairman ay hindi naman ito technical. Puro lang po ito practical. Ibang madaling makunawaan. Kung sa Bisaya, dali na tayo masabdan. So, kanina sa akong video kanina, sa akong video dito sa akong balay, dito sa usakayon dito, ay video, inyo lang itong panoorin, watch nyo lang yun, tapos kung magustuhan ninyo, inyong i-like and share, at mag-subscribe kayo sa YouTube channel ng Nicopil News TV para marami tayong mga kababayan matutulungan dahil nga tag-hirap ang buhay ngayon. Kailangan natin mag-adapt ng mga bagay na practical. So, araw-araw, iniimbitahan ko kayo, inanyayahan ko po kayong makinig sa aking mga videos at para po makatulong tayo sa marami nating mga naghihikahos ng mga kababayan. Para po yung lagi kasing mga kababayan natin, wala nang maging poor peace yan, wala naman pong umasenso dyan eh. Kasi kung may umasenso sana dyan, ay, hindi ba, pwede sanang ipagpatuloy pero hindi parati doon sa sinimulang purpose nung panahon pa ng panahon pa ni kailan ba yan sinimulan, panahon pa naman yan ni President Benigno Aquino, di ba? Eh sana kung epektibo yan, edi meron na sanang umasenso, di ba? Eh, ba't wala namang umasenso hanggang ngayon? Kailangan revisahin po natin. Atin po siyang reviewin, lalo na sa bagong secretary ngayon ng SWD. Reviewin siya kasi simple ang inyong likod, simple lamang po mag-analyze eh. Diba? Hindi naman ito mahirap intindihin. Mula noong panahon ni President Benigno Aquino, nandiyan na ang purpose. O, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nandiyan na rin ang purpose. Eh, sino ba namang beneficiary niyan ang umaman na umasenso? O, kung merong umasenso dyan, eh, hindi na siya dapat bigyan ng purpose. Hindi po ba? So, nakakatuwa po at tuloy-tuloy po akong mag-aanyaya sa inyo. So dito naman, sa kapila, yan. Ito po ang aking ipinundak. No? Kasama ang aking matalik na kaibigan na dating party si Jan sa Branch 26 sa City of Manila. So, nag-usap kami, sabi ko, total, magre-retire ka na. Nung kinausap ko siya, magtayo tayo ng law office. Yan, para habang nakaretire ka, kung magre-retire ka na, eh, meron tayong opisina, may law office po tayo. Kaya ito po ang istorya ng Pampilo and Associates Law Offices. Yan. So, ngayon, meron akong
Siyempre, di lang naman puro kaso yung ating tutukan. Ang Nicopilius, itong Pampiloan Associates Law Offices, si Judge Silvino T. Pampilo Jr. ay batikang judge po ito, at lahat ng mga dinisisyonan niya sa kanyang sala sa RTC Branch 26 sa Manila nakarating ng Supreme Court, hindi po na-reverse, no? Ibig sabihin, hindi kinontra ng Supreme Court, kung hindi na-sustain. So meaning, katulad nung kaso ni Madam Imelda Romualdez Marcos na 32 counts of dollar salting, siya po ang nag-acquit, siya ang nag-dismiss. Siyempre, dinismiss yun sa RTC, inakya ng complainant sa Supreme Court. So, nung inakyat sa Supreme Court, acquitted. Tama ang desisyon ng aking partner na si Honorable Retired RTC Judge Silvino T. Pampilo Jr. So, kaya ayan, malaya na si Madam Imelda Romualdez Marcos. Kasi, nawala na yung kasong yun na 32 counts of dollar salting. So ngayon, abang kami ay nandito sa law office, ay inisip namin na kailangan nating mag-introduce ng isang mga libro, mga books para po makatulong tayo sa ating mga mamamayan. So, dahil itong si paring judge, Silvino T. Pampilo Jr., kung pari ko kasi, kaya pari ang tawag ko, ay kinumbinsi ko na naman na magsulat siya ng mga books, mga law books. Ayun pala, habang siya ay nasa judiciary, RTC judge siya sa Branch 26, dyan sa City of Manila, 10 years ago, meron na pala siyang mga nakariding mga materials na para gawin niyang libro. Pero dahil nga busy siya, siyempre, ang daming mga kasong nakarating dyan sa kanyang sala, at puro sensational cases pa. Inyo na lamang itong ihanapin ang kanyang mga istorya, kasi mas maganda po yung makita nyo sa YouTube. I-type nyo lang sa YouTube, Silvino T. Pampilo Jr., lalabas yung kanyang mga video. So, sikat siya sa buong mundo kasi kinukover siya lahat ng mga mainstream media, mga televisions, natunat yan, nag-aagawan yan para makapag-interview sa kanya. Inumbinsi ko na nga, hindi ko na paghabaan. Hanapin nyo sa YouTube, Silvino T. Pampilo Jr., hanapin nyo siya sa Google, makikita nyo ang lahat ng mga kasong hinawakan niya. Okay, so sa pagpapatuloy ng ating kwentong may kwenta. Kasi ngayon, ang ating kwento, puro na may kwenta. Marami po kasi nagkikwento, wala namang kwente. Hindi makakatulong sa taong bayan kung hindi napupulyo. Ibig sabihin, naguguluhan ang ating mga mamamayan. Kaya si Nicopilius Chairman ROL ay magkikwento sa inyo ngayon. Simula ngayong araw na ito, mula umaga hanggang gabi. Para magkwentuhan tayo ng kwentong may kwenta. So ito na nga, madaling salita, sa ginawa namin pag-uusap, may nangyari. Kasi maraming nag-uusap, ang nangyayari, masama eh. Okay? Itong pag-uusap namin ginawa ng aking partner na si ating judge, so RTC judge,
Selvino T. Pampilo Jr. ay ito na nga ang resulta ng aming mga pinag-usapan. Okay? So, ang title ng kanyang books na ginawa, tatlo ito eh. Oo, pero yung isa, huwag ko na munang ipresenta kasi